Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Hapon, Pilipinas. Magandang hapon, Pampanga. Ako si Stephanie Sigua. At ako naman si Jerome Hipolito. At ito ang Crucial Balita. Narito na ang tampok at nagbabagang balita. Fourth-year BSI College student pinning ceremony ng Holy Cross College naganap na. Paaral ng may puso, nagdaos ng Gender Development Week. Mga estudyante nito, nakilahok at nakibahagi. Pagkakaisa ng Holy Cross College upang magbigay kalinga at suporta sa ating kapwa. HCC, sinimulan na ang unang araw ng course enrichment. Ang pananakit ng aktor na si Kit Thompson sa kanyang kasintahan na si Anna Halondoni. At Heart Evangelista interview after she got home from her Fashion Week in Paris. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Crucians Balita. Munting paalala para sa ating mga kababayan bago umalis ng inyong tahanan. Laging maghugas ng kamay. Magsuot ng face mask. At laging magdala ng alkohol upang mapanatili ang kaligtasan ng kalusugan at maprotektahan ang pamilya mula sa kumakalat na COVID-19 virus. Ang Crucians Balita. Fourth-year Biopsychology student pinning ceremony ng Holy Cross College naganap na. At para sa Crucians Balita, narito si Janice Min Miranda. Janice? Maraming salamat, Stephanie. Bakas ang ngiti ng mga BS Psychology students ng Holy Cross College dahil sa wakas naganap na ang kanilang pinakahihintay na pinning ceremony noong 2 ng Pebrero sa kasalukuyang school year. Hindi naging hadlang ang pandemya upang matuloy ang pinning program para sa mga mag-aaral na nagsikap na makaabot sa puntong ito. Kahit ito ay nagalap lamang virtually, bakas pa rin ang kasiyahan ng mga estudyanteng, mga magulang, mga guro sa naganap na seremonya. Ganap na alas 3 ng hapon, ginanap ang pinning program ng mga BS Psychology students ng Holy Cross College. Ang nasabing programa ay hinos ni Binibining Angelica Simpaw. Hindi nalimutan ang pagdarasal at ang pasasalamat sa ating Panginoon na pinamunuan ni Maris N. Gies ng BS Psychology students at hindi rin nalimutan ang paggalang sa ating pambansang awit. Dumalo rin ang BS Psychology Program Chair na si Catherine Joy Mamawan para sa kanyang welcome message. Dumalo rin ang presidente ng Holy Cross College na si Mr. Emer H. Nukung para sa kanyang motivational speech para sa mga estudyante. Pagkatapos ng pagbibigay ng mensahe ng presidente ng paaralan, sinimulan na ang pinakahintay ng mga estudyante. Ang kanilang presentasyon at ang kanilang pinning ceremony. Ito ay pinamunuan ng BS Psychology Program Chair, Ms. Catherine Mamawan. Pagkatapos ng kanilang pinning ceremony kasama ang kanilang mga magulang, pinamunuan naman ni Aliza Musni ng BS Psychology student ang kanilang pledge of commitment at candle lighting. Pagkatapos nito, naganap ang kanilang awarding of certificate of completion of practice room and school setting na pinamunuan ni Ma'am Shaira May Ragala. Ginanap din sa programa ang orientation at mga paalala sa mga estudyante para sa kanilang susunod na paglalakbay. Natapos ang programa sa isang mensahe ni Ma'am Shaira May Regala sa pasasalamat sa mga estudyante, mga guro, mga magulang at lahat ng mga dumalo sa programa.
I'd like to take this opportunity to personally extend my sincerest congratulations both to the internists and their families for making it this far. Having the opportunity to experience the ins and outs of working in the field through internships is very crucial for the learning of our students. We hope that you gain valuable knowledge, skills, insights that would equip you for the real world out there. Learn to make the most out of any situation. There are times that you would have to work with several disadvantages, and it is up to you if you would cry that it's foul, it's unfair, or you will complain, or you would grit through it and make the most of what you're dealt with. Tunay nga na masaya at nagdiriwang ang mga puso ng mga estudyante, mga magulang, lalo na ang mga guro na palaging nakaantabay simula pa nung unang tungtong nila sa pagiging kolehiyo. Sigurado ring marami mga estudyante at mga manonood ang naantig at nagbigay ng kagalakan sa naganap na seremonya. Tunay nga na kahit tayo ay humaharap sa pagsubok na ito, hindi pa rin naging hadlang upang tayo ay maging matagumpay sa ating ninanais. Naway sa inyong bagong kakaharapin, kayo ay hindi susuko, kayo'y maging matagumpay at makantan ang iyong naisin. Bilang isa ring Crucians, ipinababatid ko na ako ay nagagalak sa inyong narating. Good job, Crucians! Ipagmamalaki namin na kayo ay isang mag-aaral mula sa paaralang may puso. Muli, ako si Janice May Miranda para sa Crucians Balita. Stephanie? Maraming salamat, Janice May. Samantala, para lang may puso ang nagdaos ng Gender and Development Week. Mga estudyante nito, nakilahok at nakibahagi. Nagsagawa ang para lang may puso ng programang Gender and Development Week noong ika-24 hanggang ika-28 ng Enero. Ito ay may temang marespetong Pilipino sa bagong milenyo na nagbigay ng pagkakataon upang maipakita ng mga Crucians ang kanilang mga talento sa iba't ibang pating pala. Maraming Crucians ang nagalak at nakilahok sa nasabing programa na pinaunahan ng Guidance and Counseling Services Division upang maisakatuparan at maging matagumpay ang mga alituntunin. At ilan sa mga patimpala ay ang storytelling, digital poster making, animated short film at ang tinatawag na online debate. Lubos na napakainit ng naging diskusyon ng mga impormasyon sa nasabing online debate. Ang tema nito ay patungkol sa pagkakaroon ng ekwalidad sa lahat ng uri ng kasiringan. At saksi ang mga hurado kung gaano naging bukas ang mga mata ng mga kalahok sa mga nangyayari sa ating paligid. Hindi nagpatinag ang mga Crucians at staff ng Holy Cross College sa nangyari sa ating kapaligiran. Bagkus, umisip sila ng paraan upang maisigawa ito ng ligtas at sa paraang walang mapapahama. At sa uling haraw ng pagdiriwang, ay inanunsyo ang mga nanalo sa lahat ng uri ng patimpala. Lubos na lamang ang kasiyahan ng mga estudyante nang makita ang naging bunga ng kanilang pagsusunog ng kilay. Napakagaling naman talaga ng mga Crucians at itong nasabing programa ay isa lamang sa naging daan upang mapatunayan kung gaano kagagaling, katatalino at katalantado ang mga mag-aaral ng Holy Cross College ng paaralang may puso. At para naman sa Crucians Minute. Ang pananakit ng aktor na si Kit Thompson sa kanyang kasintahan na si Anna Halandoni. Narito si Randy Makashape. Randy? Maraming salamat, Stephanie. Hinarap na nga ni Anna Halandoni ang media at nagbigay ng pahayag tungkol sa naganap sa kanya sa kanyang kasintahan. At makikita sa kanyang mukha ang bakas ng di umano'y pananakit na aktor na si Kit Thompson sa kanya. Kwento pa ng aktres na mag-check-in sila sa hotel kasama ang kanyang kasintahan na si Thompson noong Marso 17 sa Tagaytay. Napag-usapan nila ang plano nilang pagpapakasal at hanggang matapos ang diskusyon nila at hanggang mapag-usapan nila ang mga dating nakarelasyon ng aktres. Hanggang sinabi sa kanya ni Thompson na kung iiwanan nito ay papatay niya ang aktres. Pagkatapos noon, umiglit si Halandoni dahil sa kalasingan. At noong pagagising ng aktres ay doon na siya sinaktan ng kasintahan na si Thompson. Sinabi pa ni Anna, wala daw third party na naganap para makagalit ang boyfriend sa kanya. Alam ni Anna na may problema ang kanyang kasintahan na si Thompson sa kanyang anger management issue.
At ang mensahe ni Ana sa kanyang kasintahan ay ayusin daw muna nito ang sarili. At nakapagsampa na ng kaso ang kampo ni Helen Doni at wala pang pahayag si Thompson tungkol sa mga akusasyon ng kanyang kasintahan. Magbabalik ang crucial balita matapos ang ilang paalala. Mga tagubilin upang maiwasan ang COVID-19 virus. Una, isanitize ang mga bagay na laging hinahawakan. Ikalawa, regular na maglinis ng bahay. Ikatlo, iwasan ang madalas na paglabas ng tahanan. Ikaapat, mag-ehersisyo upang magkaroon ng malakas na resistensya. Ikalima, kumain ng masustansyang mga pagkain gaya ng mga gulay at prutas. Balik ang Crucians Balita! Pagkakaisa ng Holy Cross College upang magbigay kalinga at suporta sa ating kapwa. Narito si ID Cruz. ID? Maraming salamat, Jerome. Noong 14 nga ng Pebrero ngayong taon, nagkaroon ng blood donation program ang Holy Cross College. Nagkaisa ang Health Services Division at Philippine Red Cross upang maging matagumpay ang nasabing proyekto. Maraming taong nakiisa sa programang ito at dahil dito na ipakita na naman ng mga Pilipino ang pagkakaisa at pagmamahal para sa ating mga kapwa at kababayan. At ito ay nagsilbing daan upang matulungan pa ang buhay ng maraming tao. Ang nasabing programa ay mas naging matagumpay ngayong taon kaysa sa mga nagdaang taon dahil maraming miyembro ng isang organisasyong nagpapakita ng bayanihan ang nakiisa at nakipagtulungan rito. Talaga nga namang buhay pa rin ang ating pagka-Pilipino na naipamamahala sa pamamagitan ng pagmamalasakit natin sa ating mga kapwang nangangailangan. Dahil rin sa programang ito, mas naipakita pa ang bayanihan ng ating mga kababayan. Muli, ako si ID Cruz para sa Crucians Balita, Jerome. Maraming salamat, ID! Samantala, HCC, sinimulan na ang unang araw ng course enrichment. 2 taon na nga ang lumipas mula nang magsara ang mga paaralan at universidad dahil sa pandemya na ating nararanasan. At nito ngang March 11 sa kasalukuyang taon, sinimulan na ng paaralang may puso ang unang araw ng course enrichment. Muli na ngang nagbalik sa kanilang face-to-face classes ang mga kolehiyo sa paaralang may puso. Bagamat nasa gitna pa rin tayo ng pandemya, mahigpit ding ipinatupad ang health protocol sa Holy Cross College upang maging ligtas pa rin ang mga mag-aaral. Makikita nga sa kanilang TikTok video na talagang pinaghandaan nila ang pagbabalik ng kanilang mag-aaral sa paaralang may puso. Pagpasok pa lang sa Holy Cross College, makikita mo na ang pagsunod nila sa health protocols. Limitado pa rin ang mga bilang ng mga mag-aaral at may schedule ang bawat klase upang maiwasan ang siksikan sa loob ng paaralang may puso. Lagi pa rin iniisip ng Holy Cross College ang ikabubuti ng kanilang mag-aaral, lalo na na nasa gitna pa rin tayo ng pandemya. Maganda nga naman ang ginawa nilang face-to-face class para sa mga graduating students sa paaralang may puso upang magkaroon sila ng experience at upang maging maalam sila sa larangan na kanilang pinili. Party Vangalista interview after she got home from her fashion week in Paris. Intense yet rewarding, yan ang feelings na naramdaman ng Queen of Creative Collaboration na si Harte Vangalista sa kanyang kamakailang pagdalo sa international event sa Fashion Week sa Paris. Magichika tayo sa Queen of Creative Collaboration! The Philippines Queen of Creative Collaboration, Harte Vangalista, ay pinapaliwalaan nagpapahinga lamang habang pinaplano ang susunod na mga international fashion event na dadaluhin niya sa loob ng ilang buwan. At ang kwento pa ni Harte ay ang mga international events na dinalo nito ay enjoyable at entertainment pero nakakapagod din daw dumalo sa mga malalaking events sa iba't ibang lugar. Lalo na siya at ang kanyang stylist lamang ang naghahanda kung ano ang susuot niya sa mga events na dadaluhan nito. At ang challenge para kay Harte is that always be stylish pero ang Kapuso Star ay may rule. Ito ang follow your fashion sense. Sa kabila ng katotohanan na karamihan sa mga damit na sinusuot niya ay high-end brands.
At na-starstruck din daw si Hart nang ma-meet niya for the first time ang iconic Vogue editor na si Anna Wintour. Randy Makashipar sa Fusion Minute, Jerome Stephanie! Iuulat ang tunay na naganap? Iuulat ang pagtuklas sa katotohanan? Mapagkakatiwalaan sa lahat ng oras? Ito ang Crucians Balita!